So mga kapangga, meron po akong hindi pa ho nasabi sa inyo sa mga last vlog ko. Ito po yung biglaan pong nangyari mga kapangga. So alam naman natin na nakikita nyo madalas yung M3 ko ang gamit, di ba? So may I-125 yung madalas kong ginagamit. So sadly mga kapangga, wala na siya. Naibenta ko na siya mga kapangga. So biglaan nga yung pangyayari. So ako rin kahit papano nagulat dahil hindi ko inaasahan at hindi ko rin na ina-expect na mabibili siya agad. So salamat nga pala kay Pops na bumili ng motor ko. Shout out sa iyo boss. So yan mga kapangga, at ipapakita ko na sa inyo kung ano yung aking pinalit na motor. What is up mga kapangga? Kamusta po kayong lahat? At sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. So, Philipsy TV here. Nagbabalik pong muli para sa isa na namang vlog. So mga kapangga, meron po akong hindi pa po nasabi sa inyo sa mga last vlog ko. Ito po yung biglaan pong nangyari mga kapangga. Alam naman natin na nakikita nyo madalas yung M3 ko ang gamit, di ba? Sadly mga kapangga, wala na siya. Naibenta ko na siya mga kapangga. Biglaan nga yung pangyayari. So ako rin kahit papano nagulat dahil hindi ko inaasahan at hindi ko rin na ina-expect na mabibili siya agad. Salamat nga pala kay Pops na bumili ng motor ko. Shout out sa iyo boss. Sana pag-ingatan mo yung M3 ko na katulad ng pag-iingat ko sa kanya. Nakakalungkot mga kapangga kasi tagal namin ang pinagsamahan namin ni M3. O, lahat ng mga rides hanggang niribot namin yung Leyte, yung Samar. So kasama ko siya. Nagkaroon man ng konting problema pero minor lang. So yung mga kapangga, hindi niya ako binigyan ng problema sa daan. Nakakalungkot man isipin mga kapangga na talagang iba na yung motor ko. Pero masaya dahil na-upgrade ko yung motor ko kahit papaano. So yan mga kapangga, at ipapakita ko na sa inyo kung ano yung aking pinalit na motor. So ipapakilala ko sa inyo, may pangalan na ako sa kanya. Si Sam. Yan. Diba NMAX? Yan, nakita nyo NMAX. Babalik ta rin mo yan, Sam. So yan ang naisip ko sa kanyang pangalan, Sam. Dahil in-upgrade na nga natin yung motor natin. Dahil nagso-solo ride kasi ako, at mas convenient at mas maganda yung magiging biyahe ko kung ito yung gamit ko. So NMAX 2020 yung nabili ko. Non-ABS siya mga kapangga. Yan. So Philipsy TV, Kapangga Motovlog. Yan ang aking sticker. And shoutout nga pala sa Argen Motorcycle and Car Care Products. And Team Pangat Motovlogger, shoutout. And sa C Projects, shoutout. So mga kapangga, yan na yung aking pagmamay-ari na si Sam. Siguro 2 weeks pa lang to sa akin si Sam. May vlog ako na NMAX ang gamit ko. Sa utol ko yun. Nagustuhan ko yung ano, yung posture, yung handling. So very relaxing katulad nitong apakan. So kung naglo-long ride ako mga kapangga, ayan, pwede kong i-footrest yan dito. Kailangan ko itong NMAX. At masaya-masaya ako at napalitan ko na ng NMAX itong service ko. Shoutout nga pala sa Mio Philippines. Shoutout sa inyo. Napakasaya ko mga kapangga dahil napalitan na nga natin ng NMAX itong aking motor. Makakasama ko to next year pag uwi ko ng Leyte mga kapangga. Sam, sana maging okay yung biyahe natin next year ha. Sana maging okay tayo. At ako mag-aalaga sa iyo ngayon. Kung hindi ka naalagaan ng dati mong may-ari,
eh ako mag-aalaga sa inang sobrang alaga na parang baby. Short ano lang to mga kapangga, introduce lang ang motor ko. Yan si Sam na bago kong motorcycle, 2020 model N-Max. So i-update ko kayo mamaya mga kapangga. What is up guys? Ngayon lang ako uli nag naglalamove na inabot ng mahigit 1 week ata na hindi ako naglalamove mga kapangga. Eto, sideline tayo kay lalamove. So time check tayo mga kapangga. 5 minutes before 4 o'clock ng hapon. Nagustuhan ko ang N-Max kasi mga kapangga, ang ganda ng handling niya. Yung kanyang posture sa mga long ride, kailangan ko tong N-Max mga kapangga, dahil alam naman natin at nakikita niyo sa aking mga video na bumabiyahe ako ng Leyte solo ride. Kaya ito yung pinili ko dahil alam kong mas relax ako dito mga kapangga sa pagbabiyahe. Ang una ko kasing prep talaga bago ako bumili ng N-Max is Aerox. Dahil mas comfortable ako dito sa N-Max nga mga kapangga, dahil yung aking paana ay straight ko lang. Yan. So yan mga kapangga, may booking nga pala tayo na nakuha dito sa may Binondo, tapos dadalhin dito sa may Baysa. At pupuntahan natin tong pickup point. Hopefully hindi siya masyadong malaki dahil wala tayong lalabag at wala rin tayong box. At papunta na tayo sa ano, sa pickup point. Nandito tayo sa may Dagupan Street. At papunta tayo sa Binondo, okay? So, samahan niyo lang ako mga kapangga, okay? Yeah! Hello? Hello po! Hello, magandang hapon po. Ma'am, ako Opo. Yung sa Lalamove, si Philip po. Opo! Opo, eh, nandito po ako sa may Manila Textile eh. Hindi rin nila kilala yung pangalan. Saan po ba kayo banda? Manila Textile, JNT Kuya, Soler Street. Saan ka bang Manila Textile? Dito sa may ano ma'am, tapat ng 999 Shopping Mall. Anong street po ba? Anong street daw yan kuya? Ha? Ah? Manila Textile. Oh, Soler Street daw, Manila Textile. Opo, alam niya, nakita niyo po yung second footbridge ng 99 Mall? Sabay, second footbridge ng ano, 999 daw. Nasa drop and go ko tapat eh. O sige, doon na lang, lalakas ako. Ah sige, thank you. So yan mga kapangga, lalabas na lang daw yung ano, yung kausap natin. Di ako pwedeng bumalik eh, lamampas daw ako. Kasi kung babalik ako, one way. Apo, yung Philip. Pagtawag ko, nandito lang ako eh. Okay, doon na lang ang ano nito. Okay, salamat. Pick up natin dito sa ano, Binondo. And going na tayo sa ano mga kapangga, sa drop off location. Nakakaya tuloy kay ma'am. Nalampas ako. Pinantahan pa ako. Sayo mga kapangga, papunta na tayo sa ano, papunta na tayo sa drop off point. At babiyahe pa tayo ng 9.5 kilometers. 24 minutes po ang ating babiyahe. Stop agad. Ang bilis.
update ko kayo mamaya mga kapangga kapag papunta na tayo sa or malapit na tayo sa drop off point, okay? Yeah. What is up mga kapangga? So nandito na tayo sa ano, A. Bonifacio, Balintawak. At didiretso tayo rito pa akit ng Quirino. Quirino Highway mga kapangga. So yung Binondo to Quirino Highway by sa 93 pesos. So ang baba talaga ng rate ni Lalamob ngayon mga kapangga. So sana taasan naman ni Lalamob yung ano, yung rate niya no. At marami na rin na umiindang mga Lalamob riders mga kapangga. Mga kaibigan nating ano, Lalamob rider. 208 Quirino Highway, Barangay Baysa. Hindi yata kampan nito boss eh. Ah, baka pababa ano? Iba yung number. Sige boss, salamat. Bali, ang charge po nito nasa 93 pesos po ba? Teka. Opo. Opo. 97 pala sir, 97 pesos. Magkano po? 97. 97. Opo. May ano kung matawagan niyo po sir, tapos tatawag lang din ako dito sa ano, baka may lumabas. Salamat po. Okay, thank you. So yun mga kapangga, wala na palang tao rito sa ano, sa hardware, pero itry ko daw baka may lumabas. Sir. Hello Sir Jeric. Opo, may nagbukas na po sir. Opo, andito na po si sir. Binuksan na po yung gate. Opo, sabihin ko lang sa kanya sir yung charge. Opo, salamat sir. Thank you po, thank you, bye bye. So yun mga kapangga, buti nabuksan na yung ano. Kanina pa ako dito, 15 minutes. Sir, ito yung kay Sir Jeric. Bali yung ano niya, 97 pesos yung bayad, oh. Naku, wala ata akong barya, sir, ah. Wala ba akong barya? Okay na, salamat, sir. So, yun. Maraming salamat sa tip at binuuna ng 100 pesos yung ating bayad. Thank you sir sa 3 pesos na ano, na tip. At nabuo rin ng 100 yung 97 pesos na charge dito sa deliver ko kay Sir Jeric. Sayo mga kapangga. Siguro kung makakuha pa tayo ng ano, Valenzuela, magbiyahe pa tayo. Pero kung wala tayong makuha ng around Valenzuela, eh uwi na tayo. Unloading complete na natin. Pass to collect.
complete na natin yung ating ano, yung ating deliver. Sayo mga kapangga, sana makakuha tayo ng Valenzuela. Pag makakuha tayo ng Valenzuela, kunin natin yung booking. So complete na yung ano natin, yung Manila to ano, to Baysa. So medyo nagantay tayo ng ilang minuto kay sir. Wala na pala dyan sa ano, buti may tao sa ano, sa hardware. Hardware pala yun. So update ko na lang kayo mamaya mga kapangga kapag makakuha man tayo ng ano, booking or what. So mga kapangga, mukhang negative na tayong kumuha ng ano, ng booking. So may isa-shoutout nga pala ako mga kapangga. Yung katransaksyon ko sa ano, sa SJ6 Legend. So shoutout nga pala kay Carl's Jan Matas. So nakausap ko na siya nung last day pa na gusto niya nga sanang kunin yung aking SJ6 Legend, SJ Cam, pang monitor niya sa kanyang pagbabiyahe. Shoutout sa'yo boss sa good transaction natin dalawa. Ang bilis mong kausap. So sana enjoy mo yung ano, yung SJ6 Legend na naibenta ko sa'yo. Ayaw ko sana ibenta yun eh. Kaya lang dalawa na kasi yung GoPro Hero 4 ko. Eh hindi ko na rin nagagamit. Meron din akong SJ4000 non-wifi, yan. So kung sino man ang gustong bumili ng SJ4000 ko, i-PM nyo lang ako mga kapangga. Bibenta ko lang sa murang halaga. So complete yun. At may box pang kasama, yan. So ibebenta ko na lang yon para ano, hindi lang nakatenga sa bahay. So yan, PM nyo lang ako sa FB page ko mga kapangga, Philips ITV Kapangga Motovlog, yan. So kung bago lang po kayo sa aking channel mga kapangga, please subscribe to my channel Philips ITV Kapangga Motovlog. And hit nyo na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pa mga vlog. Please like, comment, and share my video. At supportan po natin ang local moto vlogger. And shoutout sa Team Paangat Moto Vlogger, sa TPM Squad, sa C Project, at sa Dragon Riders. Shoutout. And shoutout sa Pink Pototoy Riders Club. So mga kapangga, nandito na ako sa Genti de Leon, Karuhatan, yan. At pauwi na tayo ng bahay.